Hello, good day mga kapatid. Kami ay ang mga missionary sisters, servants of the word. Galing from Manila at Batangas. Well, Batangas. Okay. Kami, ako po si Sister Lacey Navarro from the Missionary Sisters Servants of the Word. Hindi po ako Filipina, Mexican po ako by origin, but by love and by mission, I am Filipina na kasi I have 6 years in the mission here in the Philippines. I've been in Batangas in the mission and also po in Manila, Blumentritt. So, hello mga taga Tondo, taga Blumentritt at sa lahat ng mga nagba-Bible course sa Archdiocese ng Manila, ng Antipolo at magandang araw sa inyo lahat. Yes, and gayon din po, ako po ay nasa Batangas City ngayon sapagkat ako ay under formation. Ako po ay novice pa lamang. And yes, by the sabi ni sister, sa dahil sa love ng salita ng Diyos, yun ang siyang nagdala sa akin sa Batangas City. Pero honestly, ako po ay taga Quezon Province. Yes. Mm-hmm. So mga kapatid, ngayon tayo ay sa Semana Santa. Mm-hmm. At bilang po pinakamagandang panahon para sa ating pagninilay ng salita ng Diyos, kailangan din natin mahanap o makita na paano po importante ang Biblia para sa ating lahat. Kadalasan may mga tao na sinasabi na tayo mga Katoliko hindi maalam, hindi marunong magbasa ng Bible. But that is not true. Hindi totoo yun, di ba, Sister yes, Princess? Yes. Kaya meron po kami mga pinakanda na mga pagbasa yes. na may pakita sa atin ang kahulugan ng Semana Santa ng mga commemoration natin of the mystery of God in the 3 days, no, as the Triduum, the Paschal Triduum. Kaya magsimula po tayo ang ating po mga pagbasa, syempre ay galing hindi lamang po sa Bagong Tipan kundi sa Lumang Tipan. Kaya ang Biblia ay isang magandang kayamanan para sa atin. Kailangan natin i-discover. Dati, kami ay katulad ng ibang kabataan na hindi yes, namin alam. Sister Princess, yes, nung kilala namin si Sister Princess, hindi nyo akala mahiyain, hindi siya nagsalita. Pero dahil sa salita ng Diyos, Pero dahil sa salita ng Diyos, siya po ay naging misyonera. Uh-huh. Naging misyonera siya at dahil sa salita ng Diyos, nagbabago po yung buhay namin. Kaya ngayon, isha-share po namin sa inyo ang kagandahan ng Biblia, especially po sa mga mahal na araw. Uh-huh. So let us begin with this Bible text coming from the book of the prophet Isaiah, uh-huh. chapter 52, verse 53, please, Sister Pisa, can you yes, read? Tulad ng ugat sa lupang tigang, tulad ng isang murang supling, siya'y lumago sa harap ni Yahweh. Walang ganda, walang ningning, niyan yung makakaakit sa atin. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, lumaki sa paghihirap at bihasa sa karamdaman. Pinagtataguan ang mukha ng kapwa. Hinamak, di natin pinahalagahan. Ngunit pinasa niya ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga paghihirap. Itinuring nating pinarusahan siya ng Diyos, hinampas at pinagsak. Nilapastangan nga siya dahil sa ating mga sala, dinaganan dahil sa ating mga kasalanan. Tiniis niya ang parusang hatid ay kapayapaan sa atin, at sa kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Tulad ng mga tupa, lahat tayo naligaw, bawat isa'y nagkanya-kanya ng daan. Ngunit sa kanya ibinunto ni Yahweh ang sala nating lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Bible text na ito ay ang ating babasahin sa Biyernes Santo, sa liturhiya ng salita. At makikita natin na ang salita ng Diyos na ito, sobrang-sobrang tukma sa ating misteryo na pinapa-remember natin po sa Biyernes Santo. I remember po, Sister Princess, when I went to the mission in Mabunga, uh-huh. there in your parish, yes, maybe four years ago, uh-huh. One of the tatay, the one lay minister, he was reading this part of the Bible, and he started to cry. And emotional, yes, maybe the people can say it's emotional siya, pero ang nakita ko sa kanya, talaga, he really understood, and he really... felt appreciate yes felt and appreciate the
yung paghihirap ni Jesus. So sometimes we are so superficial. We don't know. We don't, as you said, we don't appreciate the sufferings of Jesus. And we think that for him was very easy to suffer all of that because he was God. And sometimes dadadala tayo sa mga emotions. And we watch the movie Passion of the Christ and all the people is crying. Sometimes and, until only the, in that part, diba? In the movie. In the movie. And then after the movie, wala na. Wala na. Pero so, this is a reality, diba, Sister Princess, that we were the ones who sinned. We are the ones who sin. But Jesus was the one to suffer for our sins. Kaya, mga kapatid, it's very important for us to understand this beautiful mystery of love. We cannot understand all because it's a mystery. How the love of God can be that great that ang Panginoon na nagsasuffer para sa atin. Ako ang dapat paparusahan. Ako ang nagkasala. Pero siya ang naghirap. No, at minsan pwede natin sabihin, that's unfair, hindi pa siya fair. Bakit kailangan yung mga inosente magsasuffer ng mga paghihirap, ng mga pagsubok? Bakit kailangan ganyan? Minsan sabi, God is not just. No, it's more than God is not just, God is loving. Kaya sa pagmamahal, kaya niyang gawin ang lahat. Kahit po ilagay ang kanyang mismong anak sa ganitong paghihirap. Kaya ang Semana Santa na magsisimula natin tomorrow, nagsimula na natin sa linggo ng Palaspas. We are continuing Lunes Santo, Martes Santo, and also in Jueves Santo. Makikita natin yung pagmamahal ni Kristo. Nababalikan natin mamaya with one Bible text that I really love. It's one verse only, but it will help us a lot. So ngayon, tingnan natin po dito sabi sa verse number 4, yet it was our infirmities that he bore. It's like the sufferings, it says, our sufferings that he endured. While we thought of him as stricken, as one smitten by God and afflicted, but he was pierced for our offenses. I don't know if you, mga kapatid, have experience, no? I don't know if you, Sister Princess, na minsan wala kang kasalanan tapos ikaw ang pinaparatang ng mga kamalian ng iba. At marami... O perso na rin nakarana, Sister, pero hindi ako papayag na hindi. Hindi gagante. Oo, tingnan mo. Pero dati yun, di ba? Dati po yun. Ngayon, hindi na. Siyempre. No, pero maraming pong tao ang gusto nila yung paghihiganti, vengeance, no? And we need to think that what is the best moment of answering, of talking, or answering back, no? Hindi po tayo Kristiyano kung hindi natin tularan si Jesus, no? Hindi marunong tayo maging katulad kay Jesus. So, it's so beautiful in the verse 6, it says that lahat po tayo naligaw parang mga tupa na walang pastol. At siya ang nakahanap sa atin. Siya ang nakahanap sa atin na nakita na tayo, kaya dinala tayo sa kanyang presensya sa pamamagitan ng mga sakramento, sa pamamagitan ng salita niya. You know, Sister, kanina sa pagmimisyon natin, diba, sa bahay-bahay natin, dito lang sa Sabang at sa Sabrongan, I encounter many people like talaga parang walang pastol, walang pong, parang naliligaw talaga sila. At hindi dahil kasalanan nila, maybe kasalanan ko o kasalanan natin mga Kristiyano, mga Katoliko na lagi nasa simbahan, na hindi natin sila hinahanap, na hinahayaan natin na okay lang kayo, bahala kayo sa buhay niyo, like that. And that's why we need to be missionaries. Kailangan natin mag-mission. No, kaya ang Panginoon, sa bawat isa sa atin, hindi lang lahat kayo kailangan maging madre, misyonera katulad namin, pero sa inyong parokya, sa iba o sa ibang parokya ng inyong diocese, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong eskwelahan, we can be missionaries to help. Well, in fact, Jesus doesn't need our help. But because He loves us, He wants us to cooperate with His kingdom. Kaya we can help others to find the way to Jesus. Kaya, importante ito, that, sabi po ni Pope Francis, no, dati po ang Panginoon na hinahanap ng isa lang ang nawawala. Ngayon, siyam na po siya na nawala. Isa lang ang natira na sa flock niya, no? So, mas mahirap po yung trabaho ni Lord ngayon. Kaya tayo bilang Kristiyano, kailangan din natin magiging mga masigasing na tagapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya
ang teksto na ito nasa inyong Biblia, ang kayamanan na ito sa inyong Biblia, buklatin nyo na lang. Basahin natin, especially po sa Semana Santa na ito. So gusto ko din mag-share tayo tungkol po sa isang magandang mensahe ng Panginoon na ikaw talaga ang hinanda ito sa John 13 verse 1. Kasi ako ang magpabasa para kay Sister Princess, siya ang mag-share sa inyo. Kasi yung pagbasa natin kanina sa Isaiah 53, we will read it on Holy Friday, a Good Friday. At this reading, we will listen on the washing of the feet in the huling, ang mass ng huling hapunan. So tingnan natin ito, isa sa pinakamaganda na teksto para sa akin sa John chapter 13 verse 1. So Gospel, Evangelio, ayon kay San Juan chapter 13 verse 1. I will read, okay, English po muna. Yes, please. Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world, and he loved them to the end. The word of the Lord. Thanks be to God. So, sabi nga ni Sister Lacey kanina, no? So, nakita natin kung gaano kahalaga ang diwa ng pagsasakripisyo, paghihirap, o pagtanggap ng mga bagay na yung mga difficulties sa ating buhay, no? Katulad ng way ng pagtanggap ng ating Panginoong Jesus. Dito, kung mapapansin natin sa unang verse pa lamang, mapapansin natin dito na alam na ni Jesus kung ano yung posibilidad na mangyayari sa kanyang buhay. Alam ni Jesus na pwedeng mamamatay siya, maghihirap siya, at dahan-dahan, di ba? Aha. Kasi buti kong biglaan, sister, di ba? Walang suffering. Buti kung baril lang, o kaya ay saksak, di ba? Mabilis. Very true. Pero, I mean, dahan-dahan kasi, di ba? Mas masakit kasi yung mapipil mo yung paghihirap, yes, mo. Mm-hmm. Yes. Kasi dito kay Jesus, alam niya na kung ano yung mga paraan ng nadadaanan niya ng paghihirap na nadalalampasan niya, kailangan niyang harapin. Mm-hmm. Pero sapagkat sabi dito sa kasunod, pero dahil sapagkat mahal niya ang kanyang pagkakalooban ng sakripisyong gagawin niya. Mm-hmm. So kaya walang sino mang nakapaghinto dito. Kahit na yung kanyang emosyon, yung kanyang feeling, di ba? Siyempre, kapag ikaw ay isa ganong taong, isang tao na alam mo na ko yung oras ng iyong kamatayan at paraan kung paano ka mamamatay, siyempre, ang unang-unang sisiklab sa iyo ay di yung damdami ng takot, ano? Mm-hmm. Pero kahit na yun ay sumiklab ka, Jesus, kahit na yun ay naramdaman ni Jesus, hindi yun naging hadlang o naging obstacle para maipagpatuloy niya yung kanyang mission. Dahil sa pagmamahal. Kasi, di ba alam natin mga kapatid and sister princess, ang pagmamahal, hindi yung feeling. Kasi yes, now, the term that love or I love you is very cheap. Mm-hmm. No? You can say I love you to everybody, but it doesn't mean that you really love them. Kasi ang sakripisyo at ang pagmamahal ay desisyon. Desisyon talaga yun. That kailangan mo talaga magsakripisyo for the person that you love, for the ideal that you have, no matter what sacrifice it costs. Kasi minsan ang mundo natin, especially, ako'y millennial, pasang-awa millennial. So, alam ko yun, yung panandalian lamang. Na gusto ko, masaya ako ngayon. Hindi ko alam kung bukas masaya ako. So, hindi ganun. Ang pagsasakripisyo, di ba, ni Jesus, nakita natin, no? Because He loved us to the end. Where there is hanggang sukdulan. Yun ang ganda, di ba? Meron tayong lesson, yes, yes, sa ating Bible study. Since nagbibigay tayo ng lesson, no? So, minahal tayo ng Jesus hanggang sukdulan. So, lagi pagtatanong po ako sa mga nanay, yung mga tao na nakikinig sa Bible study natin. Sabi ko, okay, anong ibig sabihin hanggang sukdulan? Ano sa inyo? Sa iyo, Sister Princess? Siyempre, para po sa akin, pag sinabi natin sukdulan, hanggang doon sa katapusan na talaga ng wala na. Wala na ibang ibibigay. Ibigay mo na lahat. Aha. No, katulad po, sukdulan. Sister Princess, do you know that I was reading, one of those days, I don't know where did I read, but that is a like they are explaining the death of Jesus biologically or in the anatomy, and they say that Jesus really lost all everything. Of his blood, everything. Sabi daw nila na pag
nung ano sinibat siya. Uh-huh. Kaya lumabas. Alam natin sa ano na lumabas sa dugo at tubig, no, bilang po pagmamahal niya sa atin at simula ng mga sakramento. Pero ang hindi minsan natin napapansin ay because wala na siyang dugo. So that's why Sister Princess said, no, dahan-dahan yung kanyang pagmamahal. Yes. So nawawala yung dugo niya, pumapatag yung dugo niya, at hanggang nawala kahit isang patag ng dugo, kahit isang konting ano blood na tira sa kanyang katawan, no. And how can we say we don't know if like 100% it was like that, pero ang alam natin na lahat ng sakripisyo ginawa na niya. Kaya dahil sa pagmamahal niya. Yes. Uh-huh. No, kaya I remember one of the priests sabi nung isang father namin, no, I think Spanish priest, mm-hmm, father Felipe. Uh-huh. Hello, Father Felipe. Okay. So, kasi I remember sabi niya sa kanyang homily one time that we cannot love the same as how Jesus loved us. Never, because nobody want to be on the cross. Aha, uh-huh. And nobody want to hurt, diba? To be hurt. Kasi for example, kahit na yung sakarayong pa lang, no? Ayaw na tayo eh. Aha, uh-huh. Because I remember no, ako'y nagbimission sa Bicol, and we need to get, parang kailangan namin kasing kunan ng blood para i-check kung ano yung aming blood type. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero I remember yung isang partner ko sa mission, yung isang sister ko, never siya talaga nagpakuha kasi para sa kanya, sabi niya, this is my first time, Sister Rene, never kong itatry sa buhay ko. Aha, eh kaya, syempre kung papansinin natin, doon pa lamang sa ganung halimbawa, makikita natin na yun yung karaniwang reaksyon ng tao, di ba? Yun yung karaniwang anong tawag doon, sister? Reaction. Yung parang reaction yung pagtanggi ng tao sa sakit o sa hirap, sa pagdurusa. Yeah. So yun yung mga bagay na simbolismo na paano natin magagawang magmahal o magsakripisyo ng katulad ng ginawa ni Jesus sa atin, katulad ng sabi ni Father Felipe, no? Na hindi natin talaga kaya. Kung sa maliit na bagay hindi natin kayang gawin. 'Di ba, sister? Yes, kaya kailangan natin ma-train yung, mm-hmm, sarili natin sa pagsasakripisyo. Ang ating founder, 'di ba, si Father Luigi Butera, sabi niya na para magiging mas malaki yung pagmamahal natin sa lahat, kailangan natin magsakripisyo at magsimula sa maliit na bagay. Halimbawa, ikaw ay estudyante, kung ikaw ay estudyante lagi na late ka sa klase. And if you then don't do sacrifice with waking up early, paano ka pag ikaw ay nagtatrabaho? No, sabihin mo, ikaw hindi faithful ka sa boyfriend mo o sa girlfriend mo, paano ka maging faithful if you get married, no? So, marami po mga kabataan sabi, ay, pag ako'y kakasal na, mawala sa akin, hindi siya virus, hindi siya viral, hindi siya ubo, mawawala siya kaagad, no? Kailangan siya training in the sacrifice. Kaya si Jesus ay kaya niya matagumpayan yung mga pagsubok, yung mga itong kahirapan niya dahil sa pagmamahal niya at dahil sa training, sa maliit na bagay. Kaya sa lahat ng mga, if you go to the army, or if you want to become a doctor, or if you want to become a missionary, a sister, hindi po madali. Kung yung isipin na madali yung buhay ng mga madre, may mga katulong, no, may mga ganon. Kanina, gusto natin humaghugas ng plato. No, sister, please, don't wash this. No, bakit we don't wash? We are sisters, but doesn't mean that we are angels. We need to wash our clothes, we need to wash our things, we need to work, we need to walk under the sun. Lahat yon, kasi yun ang sakripisyo. Konti lang sakripisyo. Wala kaming asawa. Well, I have asawa, si Jesus. No? Wala kami yung pamilya katulad ng mga normal kami. Pero abnormal. Din. Abnormal kami. No, may family. Tayo, pamilya. Hindi kami sa pamilya. Yes, magkapatid na kami, pero very different. Yes. No, and then, wala kaming yung paghihirap, o hindi kami dumadanas sa mga paghihirap nyo. Mm-hmm. Pero iba po yung klase ng mga pagsubok. So, hindi pwede tayo, mahirap yung buhay ko, kaya I will not be a sister. O mahirap yung buhay ng may asawa, hiwalayan ko na siya. Pabilis na. Ang easy life is a useless life. Diba sabi ni Father Luigi Butera? So, always put that in mind. Mm-hmm. An easy life is a useless life.
So in John 13:1, we can see how the love conquers everything. Yes. And love can help us to endure everything. Sabi po ni Monsi kanina sa homily, I don't understand because it was waray-waray, but I just understand one word, resistance. No, he said, wala silang resistance. So, wala yung mga apostol, wala silang resistance, wala silang, bakit sila nalungkot? Bakit hindi sila naging, kasi lahat sila ay tatakas, magtatago, diba? Isang nakanulo, isang itinatwa, no? Tulog. Yung iba tulog, diba? Walang resistance. Kasi kulang ng pagmamahal, mm-hmm. No? Tsaka, kung papansin po natin, diba? For example, katulad ng sabi ni Sister Lacey, no? Yung mga apostol na yun, yung mga inaasahan, supposed na inaasahan ni Jesus na magdidepende sa kanya. Mm-hmm. Na magbibigay ng defense sa kanya, no? Mm-hmm. Poprotekta sa kanya. Mm-hmm. So, yun din po ang hamon sa atin, no? Sapagkat tayo po, tayo ay inaasahan din ni Jesus. Mm-hmm. Tayo palaging isinasama din ni Jesus. So, ibig sabihin lamang, ang kahulugan nun ay upang meron siyang karamay, meron siyang kasama. For example, this Holy Week, no, meron siyang karamay sa paghihirap, sa pagsakripisyo. Kaya importante rin yung ating pag-aaten at pag-participate sa ating sa mga iba-diba mga activities sa ating mga parokya, mm-hmm. sa mga recollections, sa kumbisalang bayan, sa ating mga activities, especially sa misa ng huling hapunan, sa washing of the feet, sa vigil with the Blessed Sacrament, and also for Friday, Holy Friday, Good Friday, sa Via Crucis, o Way of the Cross, sa siete palabras, or the seven last words, and also sa veneration of the Holy Cross, sa Santo Entierro, sa mga prosesyon, sa paglilinis, even in the church, preparing for the Easter Vigil, because the Holy Week doesn't stop on Friday. Si maraming tao, pag Sabado de Gloria, wala na sila kasi Sabado de Gloria is there. Kami nasa pool, nasa swimming pool, nasa resort, nasa beach. Sino sabi sa inyo na pwede kayo mag-beach? Na pwede kayo mag-resort? Hindi ako galit, ha? Pero yun ang sabi ng mama ko dati, ng gusto ng mga kapatid ko, mga teenagers pa kami, gusto nila mapunta sa beach sa Sabado Santo. So, patay pa si Jesus, and you want to go to the beach? You want to go to the party? You have no, this... Para Sunday, free na yung iba, no? Kasi marami siksika na sa beach. Nako, Lord. No, imagine. No, so, it is not the time. After Easter Sunday, or during Easter Sunday, pwede na yung mga outings, mga celebration. Bago mag-Easter Sunday, hindi pa pwede, no? Hindi kasi, nakasimaula kayo, kasi Kwaresma, Semana Santa, ganun siya. No, but kailangan natin din ng silence. Mm-hmm. It's not because we don't want to enjoy on Saturday's family day or ganun, but we have to have that meaning. If you read the Office of Readings of the Sabado Santo, there is one part of one of the readings say, the earth is in silence because the prince is sleeping. Yes. Now that means ang buong sanlibutan ay natahimik dahil ang ating prinsipe, ang ating Diyos ay natutulog. Ibig sabihin, namatay. Namatay siya. So, kailangan din natin yung reflection time. Oras para makasama natin ang Diyos. Mm-hmm. No, na siya ay nasa sabi diyan, sa ilalim ng lupa. Well, hindi siya nasa lahat. Sa kuweba, no, sa kanyang libingan. So, kailangan din natin ng panahon para mag-meditate. Kaya, meron po kami isa pang Bible text para matapos yung ating segment. That is Philippians chapter 2, verse 6 yes. to 11. Kasi, di ba, ang Semana Santa ay nagsimula noon. We call it in Spanish, Domingo de Ramos, o Linggo ng Palaspas. And ang Linggo, ang Semana Santa na ito, marami po siyang pwede natin makuha ng mga lessons sa buhay natin. Especially yung lesson ng kababaan loob. Diba, Sister Princess? I think that is one of the most difficult para sa lahat ng tao. Alam natin sa history of salvation, siya yung unang kasalanan, pati ng demonyo, no? Gusto niya magiging parang Diyos. Kasi, kaya Saint Michael is who is like God. Because
that's the meaning of Michael, no? Who is like God? Nobody's like God. He is the one who defeated Satan and put him in hell, no? That's why the hell open when a person doesn't want to serve God. Kaya, be careful, no? If we are not humble. No? Kaya, sabi ko dito, ang buong Semana Santa ay isang lesson ng kababaan loob. Bakit? Kasi since Jesus entered in Jerusalem, no, he entered sa isang donkey, sa isang asno, isang hayop pangkarga. At pinili niya hindi isang kamelyo, hindi isang elepante, hindi isang kabayo, kundi isang hayop ng ginagamit na mga mahihirap. Kaya basahin natin ang susunod na teksto para makita natin ito. Nasa katayuan siya ng Diyos, kaya hindi niya inambisyong makapantay ang Diyos. Sa halip, sinait pa ang sarili sa pag-anyo niyang alipin at sa pagiging tulad ng mga tao. Natagpuan nga siyang kamukha ng tao. Nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Dahil dito, itinampok siya ng Diyos at binigyan ng pangalang mataas pa kaysa alinmang pangalan upang paluhod na sumamba ang lahat sa pangalan ni Jesus sa kalangitan, sa lupa at sa kailaliman at ipahayag ng tanang dila ng Panginoon si Jesucristo para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Sister Princess, po yung naidulot po ng salita ng Diyos para sa iyo? Yes. Kung mapapansin natin katulad ng sabi ni Sister Lacey sa kababaan, tungkol sa kababaan ng loob, naalala ko tuloy sa advice, sabi ng ating founder, no, Father Luigi, na ang kababaan loob ang siyang pintuan ng lahat ng ng kabutihan. Ng kabutihan loob ng tao. So, ibig sabihin, ang kababaang loob, ito ang pinakang kailangan, pinakang sentro dapat ng ating buhay bilang isang tao. Sapagkat una, ang isa sa mga halimbawa na ibinigay ni Jesus dito sa ating teksto, Siya'y Diyos. Pero ibinaba niya ang kanyang sarili sa kapantay ng tao. Sa kapantay ng tao. So, ibig sabihin, parang nawala na, no, kanina. Tapi, naging tinalakay natin kanina, no, na yung pagiging Diyos ni Jesus, meron siya ng lahat. Pero yung lahat na yun, nawala. Sapagkat, minahal niya ang tao. Na hindi naman talaga karapat dapat mahalin, di ba po? Pero dahil sa kanyang hindi maipaliwanag na pagmamahal sa tao, inalis niya yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang power, yung kanyang level, yung kanyang posisyon. Kasi 'di ba nung bumaba siya sa lupa, siya ay hindi naghangad na maisilang o namanggaling sa isang sikat na nanay, di ba? O kaya ay sikat na kaharian o sa isang marangyang buhay, no? Sabihin natin gayon. At sabi pa dito, inari niya ang kanyang sarili bilang isang alipin, no? Bilang isang alipin. So, ano bang silbi ng alipin, di ba? Parang ang sobrang cheap naman ang alipin, di ba, sister? Walang bayad. Kasi alipin eh, sunod-sunuran eh, di ba? Mm-hmm. Sapagkat siya'y naging sunod-sunuran sa kalooban ng Diyos Ama, ng kanyang Ama sa langit, at ng ating ding Ama, no? Mm-hmm. Sa paghahangad niyang mailigtas talaga ang tao. Mm-hmm. Imagine, di ba? Sa ngalan ng pagmamahal, nagagawa ang lahat. Sa ngalan ng pag-ibig, sabi ng kabataan. O, no? Yun na, sa ngalan ng pag-ibig, nangyayari ang lahat, nagagawa ang lahat, no? Mm-hmm. So, yun ang atin dapat palaging pagnilayan, ano? Gaano tayo kamahal ng Diyos talaga? Yes, and also, merong trivia kami, ha? Wait, you can leave your comments in our Facebook and Voice of the World Media Network. Anong kaya mong gawin dahil sa pagmamahal? Kailangan mo ibaba yung sarili mo? Kaya mo magpatawad?
kaya mo magbigay ka ng isa pang chance sa tao na nagmahal o na minamahal, at kaya mo maibaba yung sarili mo sa harapan ng tao, kaya mo ba or hindi, o mahirap at bakit, no? Magandang pagnilayang ito, kasi kung hindi ibababa ito sa buhay natin, wala ding kabuluhan eh. Minsan marami po tayo pwedeng sabihin tungkol sa Bible, tungkol sa salita ng Diyos, pero kung hindi po natin ibababa sa sarili natin, we are on the clouds pa lang and wala po siyang kabuluhan sa buhay natin. Kaya sa Semana Santa na ito, ang gusto namin may wish, ang wish namin po sa inyo na mas ma-appreciate natin ang mga sakripisyo ni Jesus at tularan natin siya. Yes. Bilang isang Diyos na nagpakababa, namatay sa krus, at yun ang kailangan natin sundin, yung kanyang halimbawa. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, kami po ay magpapaalam at salamat po sa inyong pag-suporta po sa page namin, especially po sa YouTube. You can like us and also share the video to your friends po in VWMN, in YouTube, and also Facebook, Voice of the World Media Network, para mas marami po tayo makakaalam at makapag-share ang salita ng Diyos. Mm-hmm. Bye, Sister Princess! Bye-bye po. And in that way, you can help us para mag-evangelize ng tao, no? So, you will be a missionary too. Yes, be a missionary. Yes. For 1 year, two, or forever, like us on Facebook too. FB, HMSB, Mission Asia. Thank you. Bye-bye.